Hello guys, so tuturuan ko po kayo kung paano magbayad ng electric bill using your GCash account. So ito po ay para sa mga walang oras pumunta sa bayan para magbayad ng kuryente. So ang kailangan po natin ngayon ay ang SOA or the Statement of Account. Dito po nakapaloob yung mga vital information like account number and biller name. Yun po yung kailangan nating ilagay sa GCash para mag-proceed yung transaction. So meron po tayong dalawang transactions na na-process dito. Una is yung bill ng 1 month. Pangalawa naman is yung overdue bill. Ang kagandahan po nito, kahit 2 months po yung babayaran nyo, magpo-proceed pa rin yung payment nyo. So may gagawin lang tayo sa dulo. Pero almost the same lang sila ng process how to pay. Since nasa Kamiling Tarlac po tayo, meron po tayong 10 digits account number. And then, proceed na po tayo sa GCash account natin. Mag-login po tayo. Enter PIN. Ayan po natin yung pay bills. Then, lalabas po dyan yung categories na ating mga babayaran. Click po natin yung electric utilities. And then, since nasa Kamiling Tarlac po tayo, search po natin Parelco 1. And so makita po natin dyan, naka-indicate po dun sa ilalim ng amount, may service fee na 5 pesos. Pero ang i-enter natin na amount is yung 380.13. And then the 10 digits account number, yung tinuro ko kanina, hindi nakasama yung dash niya, syempre. So make sure po na hindi po tayo magkamali sa account number para hindi na tayo magka-problema. Next naman is account name. It doesn't matter naman if capital letters. Basta mailagay po natin yung tamang pangalan. And then, sa email address naman po, ito po ay optional. So, nilagay ko yung email address ko para ma-send doon yung resibo. Ayan, proceed na tayo. Double check lang po natin, then confirm. After nun, ayan, nalabas na po yung resibo. Download lang po natin. Ayan. Receipt save. And then, yung text po ng GCash sa atin. And another receipt galing po sa GCash na sinend sa email. So, nakatotal na po dyan yung plus 5 additional fee. Next naman po natin is yung overdue. Or yung 2 months na current month bill natin. So, same process lang electric bill. Click mo. And type Parelco 1. Enter amount. Account number, account name, and email address. So, yung babayaran niya sa kuryente is 44.36 pesos lang in 2 months. Sana all. Pero pag pre-proceed mo siya, merong lalabas dyan. Antayin po natin. Next. Ayan. Processing. Confirm. May lalabas po dyan na parang message. Ito po yung total amount na babayaran natin. Okay lang natin siya, then mag-back tayo. Back natin siya. Then enter natin yung sinabi niyang amount. So 44.37. So next natin and then confirm ulit. Then process. Success na siya. Then na-add na din yung additional fee na 5 pesos. Yun lang. Thank you for watching.